by Rated SPG. Basta mga kapamilya, update sa nabilang po tayo ng Gupidyang Probinsyano ngayong araw ng Miyerkules. Patuloy pa rin mga Black Ops Unit ang paghanap ng ebidensya laban kay Cardo Dalisay. At nakakahiya na daw itong naidulot ni Cardo Dalisay sa kanilang grupo at nakakalalaki na raw. At inutos ni Major De Vela na pumunta doon sa kwartong ginamit ni Cardo Dalisay upang maghanap ng ebidensya. At naging bihag nga ni Cardo Dalisay si Captain Lia, "Hindi mo na kita papatayin dahil gusto kong maramdaman mo kung gaano kasakit ang ginawa nyo. Pahihirapan hanggang sa mamatay," sabi ni Cardo. Samantala, nabawasan daw ang mga sagabal sa kanilang plano. Dahil itong si Padua ay napakiusapan niya na magbakasyon muna sa Amerika kasama si Ellen. At mag-focus daw sila kay Mariano para maging kakampi nila ulit ito. "At may solusyon ako dyan," sabi ni Agustos, "babae," sabi niya. Kaya't itong si Madam Lily ay tinawagan niya si Cassandra. "Kailangan ko ang iyong tulong at pumunta ka dito sa palasyo." At gusto niyang ipatrabaho itong si Mariano. At nang dumating si Cassandra, ay kinausap ito ni Madam Lily. At ipinagtapat na rin niya na ang pangulong nakikita niya sa telebisyon ay hindi totoo. "At bibigyan kita ng trabaho dito sa palasyo. Ikaw ang magiging assistant secretary ni Secretary Padua. At gusto kong trabahuhin mong mabuti itong si Mariano." At pumayag naman itong si Cassandra. Samantala, naghahanap pa rin ng mga ebidensya si Nabilyar doon sa kwarto ni Cardo Dalisay. Pero wala silang nakita. At pati na rin ang mga Black Ops Unit ay patuloy pa rin ng paghahanap ng mga ebidensya na makapagpapaturo kina Cardo Dalisay at Lia. At pumunta itong si Major De Vela doon sa kwarto upang alamin ang report. "Pasensya na sir, wala talaga kaming mahanap na ebidensya laban kila Cardo Dalisay." At nagalit itong si Major De Vela. "Halugugin nyo ang buong motel at maghanap ng ebidensya. Ang gawin ninyong mabuti ang inyong mga trabaho." At inutos ni Major De Vela na kailangan daw na magpatrol sila at maglagay daw ng mga checkpoint na posibleng madadaanan ni Cardo Dalisay. Samantala, dahil sa narinig ni Ambo ang binabalak nila laban kay Mariano, sinabi niya na si Secretary Padua ay magbabakasyon kasama daw si Ellen. At papunta na daw sila ngayon sa airport, kaya tawagan mo na si Ellen, sabi ni Ambo. "Pero paano yan? Wala akong telepono at number ni Ellen. Mabuti pa pala ako merong, pero wala akong load." Kaya sabi ni Mariano, "Puntahan natin doon sa airport at ihanda nyo ang sasakyan," sabi ni Mariano. Pero sabi ni Ambo, "Pag-isipan mo munang mabuti, huwag kang pabigla-bigla. Dahil pag nagpunta ka doon sa airport ngayon at nakita ka ng mga tao, at siguradong makukuhanan ka ng mga picture doon. At malalaman nila kung ano ang ginagawa mo doon sa airport." Samantala, itong si Ellen ay kausap pala itong si Secretary Padua. Hindi pala sumama itong magbakasyon doon sa Amerika. Samantala, bumisita isang si Lito kasama ang grupo ni Lara. Ito hindi sila nagdala ng mga kasamahan pa, baka kung anong mangyari. Hindi na raw kailangan dahil nandyan naman sila Mang Teddy at Aling Borgie. At tinanong ni Aling Borgie kung bakit napadalaw siya. At sinabi nga ni Lito ang kaguluhang ginawa ni Cardo, kaya hinahanap niya ito. Tinanong niya ito kung nasaan si Cardo, pero walang sumasagot. At sumagot na lang itong si Lolo Delphine na hindi nila alam kung nasaan si Cardo, dahil hanggang ngayon ay hindi para umuwi. At sa kabilang banda, mga kaprobinsyano. Samantala, itong si Cardo Dalisay ay nagtungo pala ito sa isang liblib na lugar. Hininto niya ang sasakyan at binuhat at dinala itong si Captain Lia Mante. At saan dadalhin ni Cardo Dalisay si Captain Lia Mante, mga kaprobinsyano? Abangan natin ang mga matitinding eksena, mga kaprobinsyano. So yan guys ang mga matitinding eksena ngayong araw ng Miyerkules ng Gupidyang Probinsyano. For more updates at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa Gupidyang Probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.